you are บอกวินิลิคุโต no doubt no doubt then daddy no doubt yes let's say no sabi ko yes no sabi ko yes Daily vlog. This is again Mrs. Bailey, and today is Thursday. It's April the 16th of 2020, and we are on day 32 sa ating quarantine serie. And as you can see, nandito tayo sa ating kitchen area. Medyo may kainita. Pasensya na, naglalangis tayo. Nandito tayo sa ating kitchen area sa may ref natin. And kung mapapansin nyo sa mga nakanood na ng mga previews, ref tour natin, ref organizational natin, cleaning the ref na vlog, eh makapansin nyo na iba na yung ref natin. And finally, after ilang months, mapapakita ko na sa inyo, binili ko to back in November or December. Isang tip na maibibigay ko sa inyo when it comes to buying appliances, kung gusto nyo yung malakas ang discount talaga, abangan nyo yung mga year-end na floor sale. Reason kung bakit binibenta nila yun ng mura is because meron na silang mga patating ng mga bagong model, ganyan. So, dinidispose nila yung mga ano nila, yung mga old model nila sa mas mababang price. Syempre, kung hindi kayo masyadong choosy and tight ang inyong budget, pwede na to. Sa katulad ko na budgetarian, pwedeng-pwede na to. So, ito is very, very cheap ko lang siya nakuha, parang mga 14,000. Original price na is parang mga 18. Ay, hindi. 14, parang mga 50% off, ganon. Ang brand niya is Panasonic, and ang kagustuhan ko sa kanya, inverter siya, hindi lang inverter, meron siyang Econavi system na parang nade-detect ng system kung kailan magsa-stop yung pinaka-motor kapag malamig na siya. Basta something-something ganon yung nabasa ko dun sa Google at saka yung in-explain sa akin ni Kuya sa Abenson. So this one is nabili ko to sa Abenson sa Festival Mall. So yun, tirador ako ng mga ganong discount kapag mga year-end floor sale pagdating sa appliances. Our reason kung bakit ako nagpalit ng ref is sobrang luma na talaga ng ref namin. Ang consumption niya sa kuryente eh sobrang-sobrang mahal na, and mapapansin mo sobrang ingay na rin ng makina niya. Kagandahan na dispose pa namin siya, nabenta pa namin siya ng 2K, no? For second hand. So hindi naman sama, tapos kung nabili mo ito ng around 14, para ka lang technically 12. And talaga namang bumonggang-bonggang tipid yung kuryente namin. Parang from 7,000, 6,000 before, kaya na lang namin ngayon sa 4,000. Parang yung unang buwan na bumaba pa kami ng 3,000 eh, kasi sinabayan din namin ng palit ng inverter na aircon. So naniniwala ako sa powers ng inverter, so totoo yan. So kung gusto nyo nung isahang bagsak pero in the long run makakatipid kayo, might as well mag-change kayo ng appliances nyo sa ng inverter, and abang na lang kayo ng mga sale sa mga appliance area tuwing year-end. Okay, so ito, papasilip ko lang sa inyo kung ano nga bang itsura. Masaya kasi itong Panasonic na to. Bukod sa Morita siya, inverter siya. Ang pinaka nagustuhan ko talaga sa kanyang feature is yung freezer niya, ang bottom freezer yata tawag doon, hindi ko alam. Basta yung freezer niya, usually nasa taas talaga, di ba? Ngayon, itong freezer niya is nandito sa baba. So, first time kong makakita nito, kaya naaliw-aliw ako nung inano sa akin ni Kuya, pinakita sa akin ni Kuya. So, nabet ko siya agad. So, di ba, parang for a change lang, buong buhay natin simula bata tayo, nandito yung freezer natin sa taas. And then ngayon, parang, for a change, masyad, ano siya, stylish siya.
So, ayan, silipin na natin kung ano nga ba ang laman ng ating Panasonic Bottom Freezer Kinemer Econavic Inverter. Shalom! So, ayan, very basic lang siya. Murata lang naman siya, di ba? Hindi na ako choosy. As you can see, very neat. Konti lang yung laman. Well, forever naman talagang walang laman yung ref namin. Kahit sa mga dating vlog, mapapansin nyo, reason kung bakit is hindi kami talaga nagsastock ng mga pinamalengke kasi dito sa kanto namin meron kaming malapit na palengke. And ang ginagawa namin practice talaga is once a week kami na mamalengke. Dun sa mga dati na nanonood ng vlog, alam nyo na nagpapalengke vlog kami, diba? Every Monday kasama namin yung buong barangay, yung mga bagets. But ngayon, kung bakit hindi na kami nakakapag-vlog ng palengke is nung nag-start kaming mag-open ng aming munting kumikita kabuhayan, yung Baby's Ihaw Ihaw, since sila Ate Bells is pag Monday, pumunta sila sa Alabang Palengke. Mas mura kasi doon. Doon din sila bumibili ng mga ano nila, ng mga karne. Sinasabay na namin yung pangbahay. So yun yung reason kung bakit hindi na rin kami nakakapag-palengke vlog. Pero pagtapos ng quarantine, miss na miss ko na yung San Pedro Palengke. Mag-vlog tayo ulit siya. Isang tip, sabi ni Kuya sa akin, kung gusto mo daw na makatipid ka sa kuryente, pero parang totoo to kasi talaga ang baba rin ng kuryente namin para sa usage namin. Lagi mo siyang iseset sa min. And so far, from November, December, January, February, March, April, hindi pa naman kami napapanisan or something. So, effective yan. I-try nyo na iset sa minimum lang. So, ayan. Isang tip rin na maibibigay ko sa inyo para magmukhang malinis and maayos yung mga ref nyo is kailangan merong place para sa bawat item. Like, for example, dito. Itong first layer na to is nalagyanan to ng mga ulam na mga pangapna. Pangatlong araw, yung mga natira everyday. What we do, yung practice namin, kung lumana kayo dito sa vlog, alam niyo naman yung aming init-init day, pag Friday, bali, sa isang linggo, minus one kami lagi. So, kung halimbawa, 5 days yung weekday, instead of nagluluto kami ng 5 times, 4 times lang, kasi pagdating ng Friday, lahat-lahat ng mga natira, from Monday to Thursday, is yun yung inuulam namin. Very economical, kasi mabawasan kayo ng isang luto, and wala silang choice. Kasi walang naluluto yung ulam, bawal choosy, kailangan ubusin yung mga medyo. As you can see, white lang yung mga Tupperwares ko. Na sa stress talaga ako, allergy ako sa mga iba-ibang kulay na ganyan. Lalo na yung mga ice cream. Yung mga ice cream na Tupperware. Alam ni Ron's yan, ayoko yung mismong serving bowl yung ilalagay. Nai-stress ako. Muray ka lang naman yung mga ganito. This one is from Metro Mall sa Alabang. Metro Mall Supermarket. Parang 150 set of 4 na. And may option ka rin. Japan Home. Meron minsan 2 pieces, 60 pesos, 69 pesos. Not bad. I mean, mag-budget ka na ng unti. Pero, may peace of mind ka naman na pagbukas mo ng ref, maayos and maaliwalas yung makikita mo, diba? So, ayan. So, first dito, ulam-ulam kinemer. Second is yung mga milk, ano? Yung mga pouch, ano tawag dito, tetra pack, whatever pa ang tawag dyan. Alam nyo naman, matagal na talaga kung hindi bumibili ng ganyan sa ating mga grocery vlog. 1 year na halos or mahigit na. Kasi before, ang stock namin ng ganyan sa 1 month, halos more than 100 pieces. Talagang nakakakalbo yung budget. Pero kinat na namin, hindi lang basta para makatibig, pero para healthy na rin. Kasi mas na pipilitan silang magtubig. Ito is bigay to ng brand. So, thank you Dutch Meal and thank you brand ba? Siyempre, pag mga biyaya, hindi tayo tatanggi dyan. And ito is sterilized milk ni Sir, Vita Milk ni Sir. Ito, alam niyo naman yung brand ko, di ba? Yung Selecta, yung buy one, take one na parang 120-something. 119, parang ganun. So, sobrang-sobrang mura niya compare sa mga iba. Alaska kasi parang isang piraso lang. 120 na yun. 120 dalawang piraso. Yung gusto ko yun. Pero since si Sir kasi yung nag-grocery nung nakaraan dahil nga quarantine, siya ang aray ng aming pamilya. Siya ang in charge doon. So hindi ako makapalagyan yung inuwi niya. Kaya ayan. Pero masarap rin naman siya. Feeling ko lang hindi kasing lasa nung Selecta. So ayan. Dito sa space ito is yung mga ganyan. And then, dito sa third as you can see, sabi dito, gulay-gulay, prutas-prutas. Tama naman. As you can see, nandiyan lang yung mga gulay natin. Ayoko mag-stock ng maraming gulay kasi ang ending nga, pag nagsastock ka ng madami, pwedeng mabulok, pwedeng masayang. And kung mapapansin nyo, dito sa gulayan natin,
may segregation din syempre. Meron din tayong maliit na basket na ginagamit para dun sa mas maliliit na items like kalamansi. Quiet po. Kalamansi tapos sili. Kasi yung pag nakakalat siya dyan, parang nakaka-stress. Mas maganda if meron ganyan. Yung mga gantong basket, very helpful to. Hindi lang sa bahay, even sa kusina, even sa ref. This would only cost 60 pesos. Japan Home or Daiso, meron niya mga ganyang maliliit. Okay, dito sa Prime Fresh, ang sabi dito daw ilalagay yung mga... Itlog doon. Karneng isda, karneng kemer, pero hindi ko siya sinusunod. So far naman, hindi naman siya nasisira. And okay naman siya, hindi naman siya sumasobrang tigas. Ang ilagay ko dito is yung mga baking items ko. Butter. Ayan, tumutulong yung ref. Ibig sabihin, matagal-tagal na natin siya binibukas. Ito, pang-bake yan. Ito yung ginagamit din natin pang-bake, pang-sprinkle sa cookies. And of course, ang lard. As you can see, even dito, meron tayong mga partition. And very helpful talaga ang ating maliit na basket. Ayan. And dito naman sa kanan natin, basic lang din, normal sa katulad ng ibang ref. Butter and... itlog. So, tip sa itlog, always first in, first out. Kung ano yung una yung binila, dapat yun ang una yung lulutuin. Dito sa bahay, hindi na masyado kasi parang everyday na breakfast namin may itlog. So, ayan, next is, hinalagyan natin ng tubig. Simple lang din, plastic. Especially may mga baguettes. Hindi masyadong advisable na yung pang everyday na inuman is babasagin. Nag-try na kami, nabasag. So, ayan, back to plastic. Ito is very chipanga lang to. 120 buy one take one sa shop ones. And then yung mas malaki, 150. So, apat na lalagyan ng tubig, solved na kami doon. Basta dapat lagi lang i-refill para syempre, lalo na ngayon, napaka-Jeanette Jackson, Diyos ko Lord. So, ayan ang first, ano natin, yung taas natin. And, dito naman tayo sa bottom freezer. Di ba nakakaaliw? Nandito sa baba. So, ayan. Ang tip na maibibigay ko dito, when it comes to freezer, always, dapat lagi yung ice ninyo, kasi hodang cube ice or yung ice na ginawa lang sa plastic, dapat lagi siyang nandiyan sa taas. Bakit? Kasi, kung dito siya sa baba, kapag nag-drip yung mga katas ng karne na malansa, ang mangyayari dyan is, maglalasang lansa yung ano ninyo, yung inyong ice, and baka mainom niya pag nilagay niyo sa juice. And alam niyo naman, di ba, yung ginagawa namin pag nagpapalengke kami is pinapalagay na namin diretso dito sa Tupperware. Di ba, makakatulong ka kay Mother Earth. Siyempre, zero waste yan. And at the same time, sobrang dali niya pag galinis mo doon na i-organize mo sa ref, ihanay-hanay mo. And mas maayos siya tingnan. Mag-effort ka na ng onte, gumastos ng onte sa chipango or murayta lang ng mga Tupperware. Pero... ang gandang tingnan kasi yung mga naka-plastic. Tapos yung plastic, di ba yung nayuyuko? Tapos parang ganun-ganun yung itsura sa ref. Nakaka-stress. At meron tayong special guest of honor. Ito yung anak ni Mocha. Hello! Si Vanilla, ay si Oreo. So ayan, next is yung ating mga, anong tawag dito? Cold cuts. Dito sa part na to yung mga hindi pa nababawasan. And dito sa right, as you can see, may parang maliit na slot dyan. Perfect yun para sa mga item na bawas na, yung mga cold cuts na bawas na. What I'm doing is, nilalagay ko lang siya sa microwavable. Kasi minsan, isang buong longganisa, hindi naman namin lahat niluluto. Minsan para may variation, half longganisa, half tocino, or half ham, half bacon, ganun. So, dyan lang, para rin maalala na merong kalahati pa na pwedeng iluto. And then, ayun lang. Another tip, pag naglilinis kayo ng ref or kahit naman ng bahay, basta lagi-lagi lang kayo magsa-start from top to bottom. Hindi pwedeng maglilinis kayo ng baba ng ref nyo and then afterwards, linisin nyo yung taas. Nonsense yun kasi lahat ng dumi, na nalinis nyo na yung baba pero lahat ng dumi from taas, mapupunta sa baba. So, ayun lang. I hope na nag-enjoy kayo yung samahan ako sa ating bagong-bagong ref tour, sa ating bagong ref. I'm so happy na after November, September, March, April. 5 months na ipakita ko na sa inyo ang ating bagong ref. Diba? Nakakamit din yung unang ref namin, pero parang mas masaya to. And talagang sobrang laki ng tipid. Parang from 7,000, ang kuryente na lang namin ngayon, tumataginting na 3,000, 4,000, gano'n. Pa kami gumamit ng aircon. So yun, I hope na nag-enjoy kayong samahan ako sa ating vlog for today. Ano ba yung ano natin, ending spiel natin? Kung hindi pa kayo nagsasubscribe, please don't forget to click the
subscribe button below and click mo na rin yung bell sa tabi para naman notified ka pag meron tayong bagong upload. Makabisado ko na. And Emma's Baby Vlog po is still at Buhay Nanay at STV Channel. May nagpapadala sa akin ng mga pictures na nialabas siya ngayon quarantine season. So yun, pwede niyo siyang abangan. Nakalimutan ko anong channel. Pero yun, please don't forget to follow our social media accounts. Ano? Facebook natin is Mrs. Bailey. Instagram at Emma's Bailey. Totoong buhay na account, Emma's Bailey. So yun, thank you so much! And magkita-kita tayo hanggang sa susunod na vlog. Paalam!